Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Arles De Los Santos at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Nagsagawa ng turnover ceremony ng high-density polyethylene structures o fish cages ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources NCR ngayong araw sa gitna ng Laguna Lake na bahagi ng siyudad ng Taguig bilang parte ng pagdiriwang ng 59th Fish Conservation Week. Pinangunahan nila Mayor Lani Cayetano, Vice Mayor Arvin Ian Alit, First District Representative Congressman Ricardo Ading Cruz Jr., Councilor Lamberto Manosca at Regional Director Bifar NCR, Dr. Hannibal M. Chavez ang turnover ceremonies kasama ang City Agriculture Office Head, Mrs. Emelita Solis na nagbigay rin ng suporta para sa nasabing pagdiriwang. Ang naging pangarap natin sa tulong ng pang-ahensyang pangnasyonal at ng mga departamento natin sa lokal ay ang siguruhin na bagamat moderno na ang panahon, ay nakapagbibigay pa rin tayo ng mga programa na relevant, makatutugon sa pangangailangan ng ating mga mangingisda. Napakaganda po ng disenyo ng programa ito. Talagang maipagmamalaki natin uniquely Taguig. Sa totoo lang po. Pero nandito tayo ngayon sa kalagitnaan ng lawa, kaparte ng Taguig. No? Lawa ng Laguna, kaparte ng Taguig. At sineselebrate natin itong napakaganda okasyon na ito. Nais ng pamahalaang lungsod na magkaroon ng aquaculture facility na maaaring maging agritourism site upang mas makilala ang ganda ng mga anyong tubig sa ating probinsyudal. Kasama rin sa selebrasyon ang paggawad ng sertifikasyon sa Taguig City Fisher Folks Cooperative bilang formal na pagkilala sa kanilang samahan sa lungsod ng Taguig. Pinagbibigkis yung 12 na mga samahan ng mga mangingisda mula Nabindat hanggang Bagong Bayan. At yan ay kinikilala na ng batas, kinikilala na ng CDA. Sila po ay inorganisa, pinag-isa, pinalakas para nang sa ganon sila sa pamamagitan po ng sertifikasyon na ito ay pwede makatanggap ng iba't ibang mga benepisyo mula sa national government, local government. Pwede nang makatanggap ng mga grant sa iba't ibang mga ahensya. Bilang pagtatapos ng pagdiriwang ng 59th Fish Conservation Week na may temang Pagkain ng Bansa Siguruhin, Likas Kayang Produksyon ng Isda, Isulong Natin. Nagsagawa ng pagpapakawala o dispersal ng libo-libong communal fingerlings sa Laguna Lake upang masiguro na may mahuling sapat, abot kamay at mababang presyong mga isda ang mga mangingisdang Tagigenyo. Hindi ito ang unang pagkakataon ng fingerlings dispersal sa Laguna Lake waters na sakop ng Taguig. Noong Hulyo ng taong ito, ay nagsagawa na rin ng fingerlings dispersal ang BFAR kasama sina Mayor Lani at Vice Mayor Arvin. Patuloy na hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro, magpapakuna at magpabooster na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Sa mga fully vaccinated individuals, lubos kayong inihikayat ng lungsod na magpabooster shot na upang mabigyan ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Maaari na rin magpa-booster ang edad 12 to 17 years old na nakapagpabakuna na ng kanilang first and second dose. Para naman sa second booster shot, pinapayagan na ang walk-in sa lahat ng Tagigenyong edad 50 pataas at edad 18 to 49 na may karamdaman o comorbidities. Dalhin lamang ang inyong valid ID, 3-square code at vaccination card sa ating mga vaccination hub o sa inyong mga barangay health center. Narito sa inyong mga screen ang schedule. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms ito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli, ako po si Arles De Los Santos at ito ang Taguig City Daily Report.